Sana wag naman. Syempre, pero Marinduque kasi isa to sa mga dinadaanan talaga ng bagyo dito sa Region 4. At ayun nga. Ayun, si babaan na sila, nakita ko na. Ayan. Ayan, bumaba sila. Ano kaya gagawin nila? Sakay. Ayun, bumaba sila dun. Ayan. Oh, mahulog ka. Ayun, bumaba sila. Try kaya natin bumaba. Try ko nga bumaba. Try natin ha. Tatry ko lang. Ala. Tatry ko bumaba. Wait lang. Ayan. Oh. Tandaan ha. Ala. Nakakatakot. Okay, hakbang. Ah, naunahan pa ako ng mga bagets na to ah. Okay. Hakbang, baba tayo, baba. Ayan. Nakakaloka. Hoy. Ayan. Ayan, si baba yung mga bagets. Ayan. Tapos, tingnan natin dun. Meron dun. Okay. Nakakaloka. Nakakatakot. Pero mukhang sanay na sanay na itong mga bagets na ito eh. Yun. Galing tayo doon. Yan. Galing tayo dyan. So nakita niya medyo materik talay hagda na yan. Man. Yan. Gandun. Yun o. Oh. Ayan. So. Ayan. Punta tayo dito. Ay, yan pala yun. Saan siya naglaba kanina? Hindi, saan naglaba kanina yung ano? Doon. Saan? Ah. Okay. Yung pala yun. Titingnan ko nga kung ano. Kaya hindi makababa. Medyo mataas din pala. Medyo mataas din kung bababa ka rito. Ay, may ano, may babaan. Okay. Ayan, so ano, para makababa ka rito, may ginawa silang ano, babaan. So, ito yung babaan. Parang babaan nila. Para hagdan. Ito yung hagdan nila. Yari lang sa kahoy. Tapos may screen. Yan, may screen. Yan. Pero mag... Hindi siya matibay. Hindi matibay yung pagkakagawa. Ayan, pero siguro pa mga maliliit kasya dyan saka ano. Maliliit na ano. Ah, saka doon. Pwede doon. No, may medyo mababa doon yung lupa. Ay, hindi pala. Medyo mataas pala yung lupa ron banda ron. So, pwedeng tumalon doon. Pwede tumalon doon para makakit ka rito. Nice. Nakakatuwa. It's nice to be back. Ay, it's nice to be back shot. It's more fun in Marinduque, charot. Ayan. Nice to be here in Marinduque for the first time. Welcome to Marinduque. Nice to be back. Nice to be here. Ayan, ganda ng ulap. Ayan, nakita niyo ba yan? Ayan, oh. Ganda, no? Ayan, oh. Ganda ng ulap, oh. Nice. Nakakatuwa. Oo nga. Nagre-reflect siya sa tubig, oh. Ayan, oh. Parang lava yun, oh. Opo. Nagre-reflect siya sa tubig. Yung kulay ng ulap, nagre-reflect sa tubig. So, yun. There you go. Ayan. Pinakita ko na sa inyo yung dike dito sa Marinduque River. At ito yung kabuuan ng meron dito sa Marinduque. Marinduque. Isa pala to sa mga attraction dito. Siguro, I guess, isa to sa mga pinupuntahan dito. Kasi medyo relaxing siyang puntahan, relaxing siyang tingnan. Ayan. Ayan o. Nice. Saan? Thank you.
Ayan, finally hindi na gaanong mainit at alas 4 na dito sa Barangay Buak, Marinduque. So, nag-decide ako na sabi ko since ilang araw na rin lang ang natitira para magstay kami rito, sasamantalain ko na yung pagkakataon na gumala at yun nga, mag-isa lang ako kasi karamihan sa kanila nandun na sa bahay nung ikakasal. At ayan, ako na lang yung feeling single, charot, feeling single. Hindi, yun. So, yun nga, eto ngayon, gagala ako, punta ako na ang bayan. Ikutin ko, samantalain ko yung pagkakataon na makita kung ano yung meron sa barangay. Dito sa Barangay Buak, Marinduque. At yun nga, sasamahan nyo ako, bubulag tayo, pakita tayo ng ano meron dito, tapos explore natin yung kagandahan ng Marinduque. Isang barangay pa lang ito napupunta, isang municipality pala, hindi barangay itong napupuntahan natin. At yun, tingnan natin kung anong pwedeng i-offer sa atin ng lugar na to. Kasi kahapon nakita ko nung bumaba kami rito, pumunta kami doon sa mga bahay ng kapatid ng hipag ko. Mukhang nakita ko maraming magagandang ano doon. Maraming magagandang lugar dito sa municipality, sa town. So ayun, nakita niya gaya na nasa likod ko. Ayun, nasa likod ko. Nasa baba yan. Tapos ako nandito sa taas. So yun, punta natin yan. Try natin puntahin yung lugar na yan. Pababa ako kasi pababa tong kalsada. So bababa tayo. So pagod na ako. Oh, babalik ako after ko makababa. Okay? Bye! Nakababa na tayo. Nandito tayo ngayon sa Diris Street sa Barangay Barangay Moralyon dito sa Marinduque. At eto nga, napansin ko, isa sa mga gusto ko sa lugar na to, yung pagpo-preserve nila ng mga bahay Kastila. Pakita ko sa inyo yung mga sample. Ayan, mga sample ng bahay Kastila. Tapos, ayun pa isa. Ayan, ganda no. Sarap bumalik sa nakaraan. Charot. Ayan. Sarap balikan yung mga nakaraan niyang dalawa. Charot! Namin pala. Charot. As if naman dahil jowa, eh, no? So, yan. Tapos, siguro, part talaga ng culture nila na i-preserve yung mga gantong bahay. Ako, gusto ko, honestly, gusto ko talaga yung mga gantong bahay. Ang sarap, parang feeling ko minsan, ang sarap tumira sa panahon ng Kastila. Kasi, panapan ako ng mga bahay na malalaki bintana, malalaki hagdan, malalaki hagdan, malalaki pintuan. Kaya lang, one thing na napansin ko rito sa lugar na to is, ayan nga, yung kalsado nila medyo makipot. So, parang salubungan lang kalsado nila, ang naging problema, yung dapat salubong is, ayan, parang makita nyo, na-occupy na siya ng mga sasakyan, ng mga tricycle. Medyo masikip yung kalsada. Maliit pala yung F-stock. So, ayan, nakita natin. Gaya nyan, nakapark na yung motor dito. Halos sakop niya na yung kalsada. Tapos, mga tricycle, mga sasakyan, mga private cars. So, ayan. So, pupunta pa ako. Titingnan ko kung anong makikita ko doon sa mga lugar na yan. So, samahan niyo ako.